Magandang araw sa ating magagawa. Ngayon meron tayong check na isang Samsung no frost refrigerator. So pinaka problema niya daw ay hindi lumalanding kanyang chiller yung baba na compartment. So check natin ay nagkakaroon nga talaga ng ice buildup. So check natin yung mga parts, yung mga may roll bucket nag ice buildup siya. So check natin kanyang heater, kanyang sensor, tsaka yung kanyang fan. Ulit naman tayo sa kabila. Tingnan natin ito. Samsung no frost freezer. Maximum ang pinalitan is ating ngayon eh dahil baga po to isang rason po yan kasi ito ngayon din siya magagalaw sabi niya ito is nasa minimum pressure maximum pressure siya minimum refrigerator ito yung maximum pressure ating chiller so check natin ito bakit tayo magano yung kaya namin siya nilagay kasi dito kasi meron kami dito so ngayon dito natin wala halusan kasi pwede patanggalin ko boss dito natin dito yung pinalitan lang talaga dyan sensor lang kasi nakadalawang palitan ng sensor yun kasi ganun pa rin pero nung yung unang palit alam ko pag napapalitan nung normal naman opo yung unang palit mas tumagal yung pangalawang palit kasi yung pangalawang nagtingin na nagpalit ng sensor sabi mali daw yung sensor na nilagay hindi tugma dun sa watt hindi ko lang sa wattage ba yung sinabi niya basta yun hindi daw tugma kaya hindi siya tumagal din yung pangalawang palit yun okay siya yan ang gumagama na yung ating fan gawa nga ng marano so titignan ko lang yung heater at sensor dalawa lang yan pero pag wala yun sa dalawa control board ang pinaka-problema natin dito so magiging remedy dito ngayon is parang kapalan natin ng yelo so hindi siya kayang lusawin ng ating heater so possible check natin yung heater niya at ang kanyang sensor so nangyayari ito check sa yung heater wala ang parang isa dalawa ay never nilang alam kung paano check yung heater kasi yan ang may role para mag sinasabi natin na masunod ang kanyang cyclical operation. Sabihin, within 6 hours, mag-yelo siya. Pagkatapos niya mag-yelo, pagdating ng 6 hours, meron siyang mga nasa 5 to 10 minutes na defrosting time. Para yung ganito kakapal na yelo, kaya niya lang lusawin. So, ganun-ganun po. Ulit-ulit na ganun sistema, 6 hours at saka 10 minutes na defrosting. So, nangyayari ngayon, either ang ating sensor ay nag-fail or kanyang sensor at ng heater ay patay na to. Pag patay ito, yun ang mahirap nito ngayon. Talagang parts replacement yan. Since kung nag-blank-blank na naman ito sila, bibira naman ito masira eh. Ano yan? Dalawa lang baka board din ito. Sensor, may buhay. Yung sensor lang yung questionable ngayon. Wala nito na. Ito yung parang ano niya. Wala ko yung tukay ko rin. Parang. Wala nito. Ito. Ito. Wala. Wala. Wala nito. Wala nito. Wala nito. Wala nito. Wala saan yung sensor natin? Saan po yan? Hindi, ano lang. Sumuray na rin, mapin natin. Dito pang ano, pero... Ano natin ang situation kung ano.
Eh, nakita din ako mga similar prices. At least, ito tayong multiple sources. Tsaka ito, sabi ko, magkulay pa ako. Ano nga tumataas? Ang nangyayari dito ngayon sa ating sensor? Stable lang po. Napatataas siya ang nangyayari dito. Steady pa rin yung kanyang sensor. Yung pintro lang ang lamigan. Alamin mo nga, parang gumawa ulit mo kanina. Kasi bulong siya nag-aano. Oo. Yung ating ano. Gusto ko yung kanila na umay kape. Di ba yung ano yun? Parang pinwax. Hanapin natin yung pwede mahaluan ng kape pa rin. Okay, mo nang ating... yung latak ng kape ni Andre. Ihalo mo doon. Kape ang pinis. Ihita natin. Wala kasi akong sensor na to eh. Okay naman ito. Wala, isawin lang naman natin ano, wala kasi akong sensor eh. So, susubukan natin ulit, palitan na ng sensor. So ngayon to, check up lang muna to. Sensor ng alin, Brad? Ito yung pinatawag natin ng different sensor. Yan din yung pinalitan natin. Sensor display. Yung huli? Sira na ulit. Yung huling ayos. Sira na ulit? Hindi ko alam. Okay, sa value niya ngayon, ipapakita siya na ano. Na, yan lang uli muna yung papalitan, babag na mag-controller board. Pag ano, board na yan. Ano, may problema. So may problema sir yung ano, yung sensor? Oo. Ano yung nakikita mong problema ng sensor? May maliit yung balik. Yan, so dito naman. So marami ang tubig. Gagawin naman natin dito ay... Ayan. I-absorb mo naman siya ngayon kasi nag-absorb tayo sa taas ay magamot i-absorb mo naman tayo okay. So inalusan na natin ngayon matapin na natin kasi ano inalusan na yun ay kasi meron pa kong tinuntir ito yan para matagal siya ulit mag-yelo talaga tinatang ko lahat yan. So, kanyang sensor, wala. Yung babago yung kulay value. Yan talagang matama kanyang sensor. So, yan lang. Kaya problema lang dito ngayon ng kanyang sensor. Wala. Bababa yung sensor niya. Yung value. So, replacement pa rin ito. Yan, yan lang. Kaya sila lang. Kaya bakit naman operation man tuloy. Magkakaroon ito ng nalilito sa baba kasi wala na siyang barang dito yan okay so yun makuluwa na check natin lahat ng parts ng refrigerator ito ang naging problema talaga ito ang kanyang sensor ang kanyang depth sensor ay auto branch na so mataas na masyado ang kanyang value maabot na siya ng mga 15k ohms which is dapat mga 2.5 to 2 degree lang pagdating sa depth sensor. So yung makagawa, maraming salamat sa pagtangkilig sa Mekong video ito. Sana may natutunan kayo. Please like and subscribe to my YouTube channel, Mi Air TV. May refrigeration and air conditioning repair and installation services. Maraming salamat po at magandang araw.